Hey, good morning guys. So, welcome sa next episode ng ating Life in Sydney. Sorry, medyo natagalan yung next upload natin, which is now kasi naging busy tayo with work and all. And again, life here in Sydney. So, today we're gonna be going to Stratfield, which is yung Koreatown o basically yung Korean area ng Sydney. Actually, marami namang Korean area sa Sydney, pero siya yung parang dinatuling na Koreatown officially ng Sydney kung gusto niyo ng mga Korean foods. O yung mga Korean vibe. Ayun, right next to train station lang siya. So, magte-train tayo. Ginagawa ko itong vlog from a tourist or visitor's point of view. So, ipapakita ulit sa inyo yung train station map like as always on previous episodes. And gamitin nyo yun as point of reference. Usually, it should look from the city. Let's say galing kayo sa town hall or central, allow at least 20 to 25 minutes travel time to get there. It's right next to the train station. So, hindi siya ganong kalayo. So, this is just a vlog para mapakita ko na you can venture out in the suburb or in the towns around the city or around the city. Hindi yung sa city lang. So, actually, isa sa favorite restaurant namin. It's not actually a Korean restaurant, but it's a Vietnamese restaurant and nandun siya sa Stratfield in the Koreatown. So, magpupunta tayo doon. And also, I'd like to let you guys know na actually, pauwi tayo sa Pinas very soon, within the next 3 days. So, yung next vlog ko is malamang papuntang Pilipinas na or sa Pilipinas na. May mga gagawin tayo doon. May mga lugar din tayong pupuntahan sa Philippines. Tsaka may projects tayo doon. At tsaka pupunta rin tayo sa Japan. So, siguro medyo late ko na ma-upload yung mga yun. Pero konting update lang. And we'll be vlogging those videos as well. And I'll share my journey with you guys. Pero yung next upload ko after this one for now will be in the Philippines. That's for sure. But anyway, tara, let's go. I'm gonna show you the map again and use that as reference. And we'll go to Stratfield. Let's go, guys! Okay, guys, ito na yung railway network map. Once again, as shown on the previous episode. Please feel free to pause the video for reference. But for this case, a city circle and then to Stratfield Station. Okay, guys, so we're here at Stratfield Station. So if you picture ko rin itong station ng konti para mapakita ko sa inyo kung gaano kalapit yung Koreatown or yung Stratfield area, pretty much right next to station kasi nasa Stratfield na tayo. So from the city center, more or less mga 20 minutes yung ride. Sometimes kung makuha nyo yung fast train, mas mabilis pa siya dyan, like as fast as 15 minutes kung manggagaling kayo sa central. But anyway, ito yung station. So, multi-platform siya. Bumaba lang kayo dito. And then, on your way back, marami kayong masasakyan pabalik sa city. Basta nakasulat doon ay City Circle. Most of the platform na pabalik sa city ay madadaanan nyo yung city, basically Central Station tsaka Redfern. So, hindi kayo maliligaw dito pabalik. So, if you ever wanna venture out, pag nasa Sydney kayo, something nakakaiba just outside the city center, ito, magpunta kayo dito. Yeah, malapit lang siya. So, yan. Yan ang Stratfield Station. Nandito tayo sa may platform 1 and 2. Yan. So, anyway, pupunta tayo sa shops area ng Stratfield. Maglalakad-lakad tayo. So, here we go. So, yan. So, papakita ko mismo sa inyo yung daanan papunta sa Stratfield shops. So, as I said, literally, right next lang siya. So, makikita nyo. Ang Sydney kasi very multicultural. As I said on the previous vlog, maraming iba-ibang lahi dito na may kanya-kanyang areas. Even tayong mga Pinoy, maraming area. Usually sa Western Sydney. Pero generally spread out naman ng mga Pinoy. But in Western Sydney, may malalaking community din na maraming mga Filipino shops, restaurants na magkakatabi. Just like in the US or in the Middle East. Ganun. Madami namang Filipino dito. But anyway, yan, punta tayo dito sa Koreatown. Tuloy-tuloy lang tayong maglakad. And lalabas tayo ng platform. So, kumuha lang kayo ng Opal card para mas madali yung travel nyo, which is basically equivalent to the beep card that we use sa LRT, MRT sa Manila. So, you can see yung mga iba-ibang line displayed.
sa mga platform dito. Kasi main station kasi yung Stratfield. So, titigil naman yung mga most of the trains here. Bihira na lumalampas siya ng Stratfield dahil main station to. At maraming nagpapalit ng line dito. So, yun yung Opal. Itatap nyo lang yan. And then, maglalakad tayo ng konti dun sa Stratfield Shops area. Ayan. So, if minsan pag gusto namin mag-Korean food trip, minsan nga Korean fried chicken lang, pupunta kami ni wifey dito. Pero yung isa sa paborito na restaurant namin, it's actually a Vietnamese restaurant. Pag nagki-crispy chicken kami and then gusto kong kumain ng chicken pho, yung sikat na noodles sa Vietnam, nandito rin siya sa Stratfield. So actually, yung pinaka-favorite namin o isa sa pinaka-favorite namin na resto, andito sa Koreatown sa Stratfield, isang Vietnamese restaurant. Pero yun, for Korean food fair, frequently kami dito. So yun, marami ring bus interchange dito kasi nga main station ng Stratfield. So if ever magpupuntahan kayo, mag-change kayo ng bus lane o mag-change kayo ng line sa train, main station ang Stratfield. So, eto na yan. Nandito na tayo sa shops area. So, eto na mismo yung Stratfield. Eto yung Koreatown nila mismo. Ayan. As I mentioned, ano naman eh. Kalat naman yung Korean community sa city. Pero I think talagang kinoconsider nila na ano, na Little Korea ng Sydney. Kahit pa may makita kayo na ibang pockets of Koreatown sa Sydney. Ito yung pinaka main one. Ito yung pinaka-established na acknowledge na Koreatown dito. So, napakadami ng Koreans dito and you know, maraming Korean food fair kahit Korean street food na makikita nyo dito. Lalakad-lakad lang sa shops mula. Ayan, mapupuntahan nyo around the shops. So, yan, pakita ko lang sa inyo yung surroundings nya. And so, eating area right next to the train station. Makita niyo yung train on the other side. So, yan. Andiyan pa lang tayo. So, maglakad tayo ng konti para mapakita ko yung Koreatown sa inyo. So, eto siya. Magka-addict ang mga Korean groceries, Korean shops, Korean street food shops. Tsaka kung ano-ano mga Korean shops. Even dun sa maliit na mall sa loob, may mga Korean shops din dun. So, ayan. I forgot the name of the small shopping center dyan sa loob. But I think it's called Stratfield Arcade. Pero, anyway, marami ding mga Korean shops. And generally, Asian shops. Hindi ganong, walang gaano. O actually, as far as I know, wala na mga Pinoy things dito sa Stratfield shops na area na to. Kasi hindi naman to Pinoy area generally. Although nakakita rin akong mga Pinoy dito na naglalakad, pero walang ganong Pinoy shops. Well, wala akong nakikita, wala akong alam dito sa area na to. Usually andun yung mga shops sa atin sa Outer West. Meron din sa Inner West ng Sydney. Siyempre may mga iba-ibang shops din dito na non-Korean, like Indian, may mga Italian pasta places, pero generally Korean area mga makikita mo dito, Korean shops. So puno ng restaurant dito, tsaka mas lively siya sa gabi. Weekend lang naglakad-lakad tayo dito. So hindi pa siya kasing crowded, although ito yung typical day niya. Pero as soon as 3-4 o'clock hits hanggang gabi, nagiging busy yan near the station. Maraming kumakain dito, maraming naghahangout, lalo na dun sa tabi ng station. Yun yung parang plaza niya kasi. So yan, sunod-sunod na yan yung mga Korean resto dito. Yan, so papakita ko lang sa inyo yung shops area. Ayan. Actually, ito yung VN City. Lagi kami kumakain ni YT doon. Although, ayan yung sinasabi sa inyong Vietnamese restaurant. Kasi andyan din yung... Yan, iyan ang isa sa favorite restaurant namin. Although, di siya Korean. Pero for today, ang focus natin ay yan yung Korean resto. So, ayan. Sunod-sunod na yan. Magkakatabi na yan dyan. Puro Korean resto.
So kaya ako nagpunta sa ganitong oras na mas maaga kasi hindi pa siya sobrang crowded, but later on magiging punong-puno ng tao dito. Medyo maaga-aga pa kasi. I purposely did that para mapakita ko sa inyo ng maayos. Otherwise, mamaya crowded na dito. May mga Indian Nepalese shop din ako dito. Pero pag tumuloy-tuloy ka pa doon, across the road, marami pang mga Korean na Christian on the other side. Ayan, so tuloy-tuloy pa yan. So ito yung area, without going too far, around the train station. Ayan siya. So gusto ko lang na maipakita yung area. So anyway, yun, this is Stratfield. So if you're ever visiting Sydney na gusto nyong kumain, kasi usually, marami sa nakikita kong tourists who stick around the CBD area, minsan sa Chinatown. Don't be afraid to venture out dun sa mga suburban areas dahil madali naman yung Sydney Railway Network. And like I said, itong place na to, it's just a 20-minute ride. Kung makuha nyo yung fast train, yung limited stops, mas lalong mabilis pa. Ito yung loob ng parang Stratfield Arcade, yung parang maliit na shopping area na pinakita ko sa inyo. So yan. Maaga pa kasi, so. But anyway, yan. Maraming mga Koreans, obviously dito, mga Korean shops, mga Asian grocery around here. Yan siya. Tsaka di kayo maliligaw dito kasi, I mean, pretty much lahat ng pinakita ko sa inyo na area is near the train station anyway, so hindi siya nakakalito or anything like that. Madali lang siya. So yan, inikod lang natin yung arcade area, yung shopping arcade nila. Yeah, so not very big, simple lang, but that's what I like about it, compact siya. Kung gusto nyo lang mag-Korean food trip, makakapunta kayo dito, quick trip lang. So yan, inikot ko lang yan. Paglabas nyan, yan na ulit yung train station. Just across the road. So yan, you can see yung labas ng train station, may mga iba-ibang buses dyan for different areas. So you can switch trains, you can switch buses, o kung saan line ng train kayo, main transport hub tong Stratfield. Yan. Sa mga curious sa mga suburbs sa Sydney na gusto lumipat dito, yan, magandang area din ng Stratfield. Although I would say yung rent niya, dahil nga lalo na kung dito ka sa may shops area, medyo on the higher side. But I like this area. Ako personally, kung tatanungin ako if gusto kong tumira sa area na to, I wouldn't mind kasi may nightlife. Compare sa ibang area, ibang towns or suburbs around Sydney, may nightlife sa area na to. Hindi lang siya matao ngayon dahil nga maaga pa, pero may nightlife dito. Siyempre, ano siya, Asian area. Alam mo naman tayo mga Asian, mahilig tayo sa nightlife. Mga taong gabi tayo, di ba, for the most part. Whereas most of the Western cities, they close quite early. And I could say the same dito sa Sydney. Pero itong area na to, medyo late to. I could say late to. I've been here many times and, you know, many times 10 o'clock, bukas pa yung mga kanina dito. May nightlife. Minsan may mga activities din sa gabi or on the weekends. So itong area na to nilalakaran ko, punong-puno to sa gabi or late in the afternoon. Yan. Anyway, we ended up going dito sa favorite Vietnamese restaurant natin kasi talagang ano eh, pag nandito kami, hindi namin maiwasan to eh. Favorite namin yung pho at saka yung crispy chicken dito. Although, Korea Town yung main feature namin. Pero actually, nag-Korean resto kami actually 2 days ago lang. Hindi dito. So, yun. Vietnamese ulit kami ngayon. Pero dito, andito ang Korea Town. Next time, gagawa tayo ng ano, food trip dun sa Vietnamese area. Ayan, pinapakita na namin yung in-order namin, yung crispy chicken. Favorito ni wifey. Then ako naman, nag-dried noodles with crispy chicken. Ayan. Pupunta rin tayo sa Vietnamese area, siguro sa Canlibelo, Cabramata, pi-feature din namin by train ulit para sa mga yun, gustong makita yung iba-ibang area outside the city center pag andito kayo para makapaggala kayo ng maayos. And
So anyway, hope you guys enjoyed the video. Thanks for watching. Watch out for the next episode. As I said, pauwi tayo ng Pinas. So yung next upload ko, either sa flight or nasa Pinas na ako noon in the next few days. Kasi may mga gagawin tayo doon. Bablog ko rin siya at sasama ko kayo sa journey ko. May project din kasi tayo doon. Tsaka pupunta rin tayo sa Japan and iba-ibang lugar sa Pilipinas at the same time. So thanks for watching, guys. Join us and please hit that like and then subscribe. Keep up to date with my videos for life here in Sydney. So see you soon, guys. And next video coming up very soon. Thanks, guys. Bye.